lahat ng ating mga mag-aaral, mga guru, at buong pamilya ng Philippine Christian University. Magandang tanghali po sa lahat. Aba, merong cheering squad yung ating faculty. First of all, I would just like to thank you very much for inviting me to participate in this forum wherein you have asked for me to speak on platforms and policies as Vice President. But lest I sound too presumptuous, ika nga eh masyadong feeling o assuming, allow me first to lay down the basis for a proper perspective on what is being discussed here. In exactly 104 days, we shall again have our national elections, where we will head to our polling places to vote for our chosen national and local officials. Marami sa inyo ay nasa tamang edad na, nakarehistro na, nakapag-biometrics sa COMELEC upang makalahok at makaboto ng halalang ito. Yung iba, alam ko, excited. Kung ikaw ay excited, edi wow. Ang iba naman, walang pake. Samantalang ang iba, kebs lang, carry lang. I cannot, however, overemphasize the importance of these elections, especially to you, the young people of our country, who shall be inheriting what we who sit in the offices of the land are will leave you as a legacy to our young people. Kayo ang mga tagapamana ng ating bansa. Hindi lamang ang mga likas na kagandahan nito, kundi pati ang lahat ng mga problema nito. At alam naman nating lahat kung gaano karami ang problema natin. Ika nga ay hindi na kailangan i-memorize yan at araw-araw nating nararamdaman. Kumbaga, sa winning line ni Miss Universe na bagong dating kahapon at nag-motorcade, ay hindi ko ibig sabihin yung sasabihin, hoy bestie, corona ko yan. Hindi yun ang tinutukoy ko. What I am referring to is when she said, voting in the elections is both an honor and a responsibility. Bilang mga mag-aaral sa kolehiyo, napakahalagahan itong halalan at ang responsibilidad na bumoto sa darating na Mayo. Sobrang halaga dahil malapit na kayong sumama sa itinatawag na tunay na mundo, ang eskwelahan ng buhay sa labas ng inyong paaralan. Seryosohan na ito. Totohanan na ang mga problema. Kailangan ng tumulong sa magulang at sa pamilya. Kailangan ng tumayo sa sariling mga paa. Kailangan ng itaguyod ang sariling kinabukasan. At siyempre, gusto ninyong makasiguro ng tunay na mundo na inyong aabutan sa labas na ay ligtas, maayos, maginhawa, patas at makatarungan. Para naman sa inyong paglabas, alam ninyo na kayo ay may magandang laban at may sapat na pagkakataon. Gusto ninyo na ang mga halal na opisyal ng bayan ay pangangalagaan ang inyong kapakanan at hindi pababayaan at iiwanan sa ere. The position of Vice President is the right call of my conscience and the right call of public service to me at this time. And it is that to which I listen and to which I heed. I have always believed that the road to the Philippine presidency is a question of destiny. And for now, destiny has plans for me and for the Filipino people. Dito sa Pilipinas, ang tingin sa Vice Presidente ay parang reserbang gulong lamang na ginagamit lamang kung ma-flat ang isang gulong ng sasakyan. Keso naghihintay lamang siya na mag-disappear o di kaya'y gumawa ng kalokohan ng Pangulo nang sa ganun siya ay umangat at pumalit sa Pangulo ng bansa. Sa Amerika, ang Vice Presidente sa kanyang paghihintay ay tumatayo bilang ex officio Senate President. Dito naman sa Pilipinas, nakakaiba tayo. Walang anumang ex officio na function. The active and extra role that is to be played by the Vice President
depends upon the pleasure, discretion, and appointing power of the President. Indeed, our Constitution provides that the Philippine President may be appointed as member of the Cabinet by the President. And herein, I believe, lies the greatest and maximum potential of a Philippine Vice President to make the most of one's tenure as a national official, as a public servant to the people. The measure of this public service will be defined by the extent that we will be trusted and by the active government roles that which will be entrusted to him by the President. I believe that the key here is the Vice President's openness and willingness to work with, for the President and his or her vision and program of government. Most important of all, it is a willing to unify, to unite, and transcend the partisanship and politicking and the personal character to which to possibly accomplish that end. By the time they swear their respective oaths and assume their respective offices, every bit and vestige of the dirty politics that we may have had to endure during a campaign and during an election have already ceased as they buckle up for day one of their public service to the entire nation. I have been asked many times as to what will be the first thing you do should you be elected Vice President. And my answer is very simple. The first thing that I shall do as an official act of Vice President is to report to my President and to tell my President, we are ready for work. I am here to assist you. I am here to help unify this country, and we will make this country better. We will do great things together. Throughout our history, we have witnessed the Vice President having been integrated in and inducted into the President's official family. Let us look back in the previous years. If you remember, you are all far too young, but maybe your professors and the administration will be able to go back and remember that we have witnessed the Vice President, like, for example, the likes of Vice President Doy Laurel, was Secretary of Foreign Affairs, Vice President Ella, as head of the Presidential Anti-Crime Commission, Vice President GMA, as Social Welfare Secretary, and the latest, Vice President Cabayan Noli and Vice President Binay as HADC's chairman to deal with the housing issues in the country. Our past vice presidents have shown and proven that the vice presidency, as intended and envisioned by the Constitution, can truly be a noble, meaningful, and worthwhile function and leadership position that could directly and significantly serve the Filipino people in a concrete and tangible manner. If and when I become Vice President, my platform of public service will be defined not by a form of hopeful patience or wishful thinking. Kuminsan nga, may nagsabi, one of the great political commentators and former senator of the Philippines, former Senator Ernie Maceda, ang biro niya, sabi niya, ang mga vice, wala namang trabaho yan kundi magantay ng heart attack. Hindi yan ang aking balak. Hindi ako magiging vice presidente upang magantay lang nang mapirwisyo, magkaproblema ang ating Pangulo. But rather, my approach will be that of unity and trust and cooperation. I hope to be a trustworthy team player and a competent role player. The President will always be assured of my cooperation, my support for the envisioned programs of government to help in uniting our nation and rallying them behind the administration, in promoting and spreading the message of hope to the entire Filipino people and the glad tidings of goodwill and comity to the international community. Lalong-lalo na ngayon na marami at malala ang problema ng Pilipinas. The President definitely needs all the help that they can get from able, willing, trustworthy, and competent individuals around him. But
I will not be just the president's cheerleader or apologist, nor will I be his or her rubber stamp. I will act also as a fiscalizer. Will freely, yet tactfully and diplomatically speak my mind about important issues, as well about the perceived shortcomings and weaknesses of government. But not so much for the sake just to criticize or to find fault, but with a view to improving public service and in the name of public welfare and the common good. Again, unity, trust, and cooperation are crucial to the leadership of our country today. When 26% of the Filipino people are poor, 11% of Filipinos live in extreme poverty. Pag sinasabing extreme poverty, sila ay hindi nakakatiyak kung kailan sila kakain ulit. And further compounding our problem is the grave inequality that pervades our society now. Our high crime rate is unprecedented. Drug use is rampant in the workplace, in schools, in communities, unfortunately, everywhere. Just last week, huli sa akto ng paggawa ng Cebu ang isang military colonel na dating taga-Pideya. Sabi niya, undercover daw siya. Sino kaya niloloko na? If the anti-drug enforcer is themselves the drug lord, ano na ang mangyayari sa problema sa illegal na droga dito sa Pilipinas? Our unemployment rate, bukod pa ron. Kapag meron silang mga drug lord, may kasamang pulis, may kasamang piskal, pati korte na papasukan nila. Kapag nangyari na naikulong sila, doon mismo sa kulungan, nagluluto ng sapo. Doon mismo sa kulungan, nagpapatakbo ng kanilang drug empire. Delikado tayo kapag ganyan, ipabayaan natin yung sitwasyon na yun. Bukod pa rin, our unemployment rate is 6.6%. And I am afraid to say, in Metro Manila, it is 7.2%. What does that mean? That figure translates to, let us try to understand what that figure means in lives of people. 6.6% translates to 3 million able-bodied Filipinos who are without jobs, whereas 17% consider themselves underemployed. Tapos, kapag makakuha man ng trabaho, mababa ang pasweldo, contractual ang kanilang pagtrabaho, ang mga empleyado hindi nakakasiguro sa trabaho. Takot na takot sa pagdating ng tinatawag na endo or end of contract. Tapos marami pang abuso, hindi binibigyan ng rest day, hindi binabayaran ng overtime, hindi binibigyan ng 13-month pay, SSS, PhilHealth, pag-ibig na benefit. Lahat ito ay nagiging problema at nagiging problema para sa lahat ng ating mga manggagawa. Tapos, ang sweldo ng manggagawa, hihigupin pa ng ating magaling na BIR sa pamamagitan ng buwis. Walang kalaban-laban ang mga empleyado. For public service daw. Pero nawawala naman sa katawilan at pagpak na serbisyo ng pamahalaan. Mas maganda pa siguro na gamitin na lang ng mga tao ang nasasayang na perang ito para sa mas mahalagang gastusin sa buhay. I have, naririnig natin ang mga pag-uusap tungkol sa issue dito sa pagbaba ng income tax rate, dito sa pagbigay dun sa SSS na ayaw ibigay ng ating pamahalaan. Sa aking pananaw, mas alam ng taong bayan kung saan gamitin ang kanilang sariling pera kesa sa gobyerno. Kailangan ng gobyerno na magkapondo para maibigay ang serbisyo sa tao. Ngunit hanggat maaari, dapat iwan natin ang pinagkitaan, ang pinagtsagaan at pinaghirapan ng bawat manggagawa at iiwan sa kanila dahil sila ang nakakaalam kung ano ang tunay nilang pangangailangan. This perceived lack of sufficient local opportunities singularly explains the phenomenon of why we have 5,000 Filipinos leaving the country. Not every year, not every month. 5,000 Filipinos leave the country every day.
Pati ako, nung una kong nakita yung numerong yan ay nagulat ako. Hindi ko naman akalain na ganong karami na sa ating mga kababayan ay umaalis at naghahanap ng kanilang kinabukasan sa ibang bansa. This pervasive poverty, social inequality, and injustice are responsible our very own kababayans to work in other countries. For them, the Philippine economy, as it is, simply does not offer them decent economic opportunities here at home. Wala pa rin ang kalbaryo ng traffic na hinaharap ng mga manggagawa at estudyante sa lansangan, sa baba, sa tren, sa taas. Araw-araw, gabi-gabi, dinadaanan ng lahat. Kung ako ay mapalad, salamat sa inyong suporta at tulong. Ang hangarin at kagustuhan ko ay mapagtiwalaan ako ng Pangulo sa Department of Labor and Employment. Sa aking palagay, malaki ang ating maitutulong sa kapangalan hindi lamang sa mga manggagawang Pilipino at mga OFW, kundi pati na rin ang mga Pilipino naghahanap pa rin ng trabaho, ang mga nagiging graduate na ang mga eskwelahan na iniisip na lang lamang, ay ngayon kung tatanungin mo mga doon, anong gusto ninyo, kung ba gusto ko yung tulungan, pwede ba kaming dalhin sa Dubai? Pwede ba kaming dalhin sa Amerika? Pwede ba kaming dalhin sa Italy? Hindi na talaga iniisip maiwan dito sa Pilipinas kasama ang mga mahal sa buhay para magkabaho. You can rest assured that if and when elected Vice President, my leadership will be characterized by drawing upon the collective strength of a united nation and recognizing and tapping into the individual strengths and capabilities of our LGUs, our diverse communities, and the multifarious sectors of our society. On the problem of labor and employment, the relationship between capital and labor should be made more just and more equitable, while still maintaining competitiveness and efficiency of the market economy. Anong nangyayari ngayon? Kapag profit na kumpanya na pinag-uusapan, the goal is clearly to maximize profit. Pero kapag labor cost naman ang pinag-uusapan, the goal is to minimize. Hindi naman yata makatarungan yan. Hindi pantay ang pag-asenso. The government should be there and should be vigilant to ensure that justice and equality always prevail in the workplace and in the economy. That the protections that are provided by law for our workers should be continuously exercised, should be continuously implemented. We have a situation we're in right now, despite the fact that labor has won so many cases against management in terms of security of tenure, in terms of overtime payment, in terms of all the benefits that are being guaranteed in the labor code. Despite that fact, our DOLE does not seem to want to implement it. This has to change. Hindi natin maaring pabayaan ito at pinaparusahan ang ating mga manggagawa. Nandiyan dapat ang pamahalaan na puna nagpo-proteksyon sa kanila. Isa sa aking panghahawakang pambato at alas sa aking kandidatura bilang vice-presidente ay ang aking pinagsamang karanasan hindi lamang sa Kongreso, kundi sa lokal na pamahalaan bilang local executive noon sa aming lalawigan sa Ilocos Norte. Bilang naman Kongreso, sa Kamara ng Representante, sa Senado, nakita ko ang paghubog sa ating pambansang patakaran at polisiya ng mga mahalagang batas. Ngunit, bilang dating pinuno ng lokal ng pamahalaan, bilang gobernador ng Ilocos Norte na 9 taon, alam ko kung paano pinapatakbo ang isang LGU at kung ano ang mga problemang hinaharap ng iba't ibang komunidad. Personal kong nakita at naranasan kung ano ang nangyayari sa ibaba, sa grassroots level, at kung ano ang mga pangangailangan ng taong bayan. Alam ko kung talagang umaabot ang serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga mamamayan at sa mga LGU, at kung tunay ba talagang natutugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa aking palagay, magandang karanasan ito para maihanda ko sa responsibilidad ng isang vice-presidente. Sa aking palagay, mahalagang bagay kung naging babad ka at nakiisa sa taong bayan. Malaking bagay kung damandama ang tunay na hinaing
at pangangailangan ng ating mga hirap na patuloy na dinadaan pa mga hirap ng tuloy na dinadanas na pinagdadaanan ng taong bayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So with much pride and appreciation, I can claim that I can definitely rely and can count on my dual and extensive experience both in Congress and in local government as perhaps an edge over other candidates for the Vice Presidency. Kaya ang aking taimtim na dalangin sa Diyos at hiling ay ang inyong buo at taus-pusong pagtitiwala sa pagsusuporta para sa ating hinaharap ng kandidatura, para sa hinaharap na kampanya, para sa hinaharap nating halalan. Ang aking harangin, ang aking layunin, hindi lamang na maging panalo sa darating hangat na halalan, kung hindi sa aking pananaw, yan ay unang hakbang lamang upang ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Sa palagay ko, ang pagwawatak-watak ng ating lipunan, ang pag-aaway-aaway, pinag-aaway-aaway ang mga Pilipino ay ang pulot dulo kung bakit tayo hanggang ngayon pare-pareho pa rin ang naririnig nating mga issue tungkol sa presyo ng bilihin, tungkol sa kakulangan ng eskulahan, tungkol sa paghingalo ng ating agrikultura, tungkol sa kakulangan ng trabaho. Lahat ito ay naririnig natin. Ilang taon, bata pa ako, naririnig ko na yan. Ngunit, noong meron tayong dinaanan na panahon na nabawasan ang mga problema na hinaharap ng ating mga kababayan, bakit nandito uli tayo ngayon sa kahirapan? At sa aking palagay, yan ay dahil hindi na tayo nagkakaisa bilang isang lahi, bilang isang bansa. Yan ang dapat natin ibalik ng pag-iisip, hindi lamang sa taong bayan, kung hindi pati na sa ating mga leader sa susunod na administrasyon. Sa aking paninindihan sa bansa, tayo ay magsasanib puwersa at magtutulungan. Ang pamahalaan at ang makabayan, matsaga at masipag ng mga kabataan ng mga manggagawang Pilipino. Pero ika nga, sa tamang panahon. Marami po tayong dapat gawin pa at trabahuhin. Sa ganitong panahon talaga, kailangan pagpaguran at paghirapan mabuti na makuha ang tiwala at suporta ng buong sambayan ng Pilipino. Hanggang sa muli nating pagkikita, lalo na sa susunod na buwan, sa buwan, na kung saan ay magsisimula na at totodo na ang mga iikot sa buong bansa. Sana ay ako'y inyong samahan at ako'y inyong suportahan. Kayo na ang bahala sa akin. Mabuhay ang Philippine Christian University at ang lahat ng mga campuses nito sa buong bansa. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Pagpalain po tayo lahat ng may kapal.